10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 'Yan, we are now back live para sa ating game number 2 ng Newbie versus Team Secret. Ako nga pala si Orbs together with and Ishii, magandang gabi po sa inyong lahat. This is our second game. So, kumbaga one game na lang ang Newbie for securing ang next round. That and while Secret is just one game away from getting eliminated dito sa labo na to. So, ito first two picks ng Newbie, it's Disruptor and Brewmasters. First four bands naman nila, Chen, it's Elder Titan, Bane, and yung Rubik na kinakatakutan nila kay Yapzor. Yes. Aside naman Team Secret, ang mga binan nila is si Nyx Assassin, you have the Sand King, Naga Siren, Viper. First two picks naman nila will be the Gyrocopter and Razor, dalawang core agad. Pero tingnan natin kung sinong may airport major dito kasama yung ni NC. Pero eto na, check natin yung fifth band netong Newbie, who will it be? So Viper, nakita natin yung performance si Viper doon. Kita mo kahit ilang beses siyang na-secured or napugo ng or napatay ng Team Secret kanina, iba pa rin yung dating niya, yung corrosive skin niya. He have the Viper stripe pang kahit kay Tiny, and yung ano niya, yung I forgot kung ano pangalan nung skill na yun, yung pang-dura niya dun sa gitna that eliminates yung passive. Also, helped a lot para sa team fight ng Newbie. Hello, ito, quick shoutout. Sino to? Si Jello Raid. Yes, DJ. Binasa ko lang, ha? Boss Rush, pabate. Shoutout sa'yo. Nagpadala ako ng food dyan. Pahintay na lang. Uy! Ang charap. Grabe naman. Talagang laging Boss Herbs. Ay, di si Herbs talaga. Si Herbs lang gusto niyo mag-cast dito. Ay. Wait lang, diyan ka lang. Nangingish kayo eh, ganyan na pa kayo eh. Totoo ba yan o scammers ba yan? Ayan. Fake news ba yan? Fake news. Jello? Fake news ba yan, Jello? Confirm? May nag-message mo. Wait lang, tanong mo muna kung alam niya kung saan tayo. Baka mamaya. Wala. Si kay Kuya Nick yung kala ko. Pero ito, tingnan natin. Third. Ayun, Nether Toxin daw. You thank you, Black Panther. Nether Toxin. Maraming salamat. So, Newbie, inintay na lang natin yung kanilang third pick. Samantalang binan out na naman nila para sa fifth band, it's the Beastmaster. Ma'am Ishii, ano ba gusto mo? Ay! Diyos ko, Lurts, tinatanong pa ba yan? Kung ano yung nasa puso mo. Ayan. Ay, pizza on the way. Baka naman yung mga pizza on the way nyo yan. Baka papauwi nyo na yan. Papauwi na to. Wala pa yung pizza dyan. Goodbye na. Baka pizza party ka na raw. Pero ito, Newbie Earth Spirit para sa kanilang third pick. So, they have an initiation with the Earth Spirit. The Earth Spirit could, pero I don't know, medyo squishy yung dalawang wombo combo na support nila na to. Uy, Skyrat Machin nga lang. Problema nila with the Skyrat Machin, kailangan ng mana. Mm-mm. Sa sobrang laki ng mana, yeah, na kailangan niya sa skill. Yeah. Skyrat Mage medyo... Parang napanood ko na to. Pero maganda siguro siya pang ano kasi, pang kahit dito kay Brewmaster, yung ano niya, yung Ancient Seed niya will be great skill para hindi siya makapag-ultimate, kumbaga. Pero kailangan nila i-verse yun or kailangan makapick up sila isang hero while that is happening. Kasi if not, kumbaga, minus one agad yung ano eh, yung heroes dito ng Team Secret kapag nakapag-brew speed itong si, ano, sa side ng Newbie. Ito sa, hintay natin, Newbie for the fourth pick. Sino kaya? Mid lane nila. Mid lane plus the safe lane carry. Hinihintay na lang natin. Dito naman, binan out ng Team Secret yung Terror Blade. Mm-hmm. So, they did ban itong si Beastmaster. Siguro, they are kind of worried about the pushing potential nila, yung aggression nila. Kasi, kapag nagsama-sama na yung Team Secret, malakas sila dito eh, yung push nila. Pero Newbie, ito na naman sa signature hero ni S-Triple-C, si Death Prophet. So, ito, Team Fight Heroes para sa side ng Newbie. Meron silang pangwales with the Primal Bruiseplate, mm-hmm, plus nandyan yung Exorcism. Yeah, meron na rin silang pag-take ng objective at the same time. Also, strong laner.
para sa side ng newbie. Hintayin lang natin, how are they gonna respond? Ranking! Yan na nga! Sinabi ko kanina, starting walang ranking for the side of Team Secret. So, Poppy, support ranking to. Okay naman din yung matchup nila. Kumbaga, si Gyrocopter and Razor will have the yung mana steal. I mean, mana steal. Yung life steal dun sa passive ni Wraith King. Pero yung pinakamaganda sa tagas kanya, yung skeleton na nilalabas niya eh. Yun yung masakit or magandang pang push. Pero mahina tong dalawang support na to. Wala silang pang counter initiate, kumbaga. Pero, I don't know. It's kind of weird yung lineup ng Team Secret dito. Parang, ang hirap i-execute. Tignan natin kung mag-work out. Alam ko, nanalo sila nung ginamit nila yung support ranking before. That was a... ano ba yun? I don't remember. ESL1. ESL1 niya ginamit. Nanalo sila. Tingnan natin kung mapu-pull off nila against the newbie squad. Interesting. Pero malakas naman sila sa laning phase nila. Kasi you have the Razor, you have the Gyrocopter. And kumbaga meron silang pang setup with the stun kay Raid King. Kumbaga, ang maganda kasi dito, kahit na ano siya, na support siya, ay malayo niya na ibabato yung ano niya, yung stun niya. Saka, pwede siyang pang start ng fight and meron pa siyang always extra life kung mangyayari yun. So, I think that's one of the reason kung bakit pinili nila to, plus yung pushing potential nga niya. And the Raid King Aghanim Scepter ba? Kung mafa-farm ni Poppy yung Aghanim Scepter. Maganda yun, yeah. Pero kung mafo-force out siya sa lane at kailangan niyang rumasponde sa newbie, malayo pa. Malayo niyang makuha yung kanyang Aghanim Scepter. Recta DR yan. Wala, support Poppy Raid King po. Poppy Raid King yung mangyayari dito for the side of Team C. Game number 2 na si ano to? Red-haired 1-2-3. Game number 2 na po. So sa side naman ng newbie, they are missing yung carry nila or yung hero dito ni Moogie. There's still a lot of heroes available para sa pool natin dito. You still have the Juggernaut na pwede niyang piliin. Nag-Eastwind din siya. I see that hero here and there. Pero madali kasi siyang ikahit with this Razor and itong si Gyrocopter. Ano ba bang mga pwede? Si TB, wala na dito. Uy, si Ike. Gandang band din yan. So last pick, Tidehunter, Team Secret. So, yan. Tidehunter nga para sa kanilang offlaner. Quick shoutouts kay anto Turbo Gray. Orbs, pag nanalo na bibigyan kita Arcana Punch. Wala pa kang Arcana Punch eh. Ano ba? Nanginis yata. Nanginis ka ba, oy? Turbo Gray. Pero kay Peng Peng Gaming, yung shoutout sa'yo. What's up? Ayan, kumustas, kumustas. Kay Peng Peng, quick shoutout. Uy, anong oras na dyan sa NA? Ha? Gising ka pa rin. Pero... Or kagigising mo lang. Ayan, gagawa na daw sila ng fans club. Ano bang fans club yan? Nako. Ishi, gagawin ka na daw nila ng fans club. Matay tayo dyan. Trigger fans club. ito, last pick. The Luffy will stick to Luna. So, don't fix what is not broken nga. Yeah, sabi nga nila. Pero ito, game number 2 na ng Luffy versus Team Secret. Sinong pupunta sa airport? At sino yung magtutuloy-tuloy? Mm, so, best of 3. Tignan natin kung kaya bang bawiin ng Team Secret. Mm-hmm. Yung game number 2, napakaganda naman ni Yapzor. Napakaganda ni Yapzor. Si Yapzor yung maganda. Napakaganda ng Yapzor. Anong set niya? You meant? Ha? 50 pesos. Oh, mura na lang yung set na yan eh. Oh. Pero maganda yan. Maganda kasi yan yung infuse niya. Yung may infuse kasi sa wings niya. Panalo na to. Panalo na yung Secret. Maganda yung set eh. Yung mga set sila eh. Si Gyrocopter walang set to. Schoolards. Wala. Bigyan mo nga ako, Herb. Wala. Si Kaipi din, walang set. And then, meron siya yung sa ano niya, weapon niya. Yes, triple C. Tingnan mo naman, pag Chinese dots, kompleto sa, ano, kompleto sa cosmetics. Cosmetics, lagi yan. Cosmetics. Pero kay Kyrene, quick shoutout sa'yo. Hello, kumustas. Pero ito ay yung Tidehunter pick. Medyo mahihirapan siya dito. Kasi nga, it is a Luna, it is a range hero. Kayang-kaya niyang, kumbaga palagan. Si Tidehunter, kaya na nag-dual lane sila, diba? Doon sa matchup nila na yun. Doon kay Phoenix sa kay Earthshaker. Pero hindi pa rin sila nanalo dahil nga aggressive din yung mga heroes ng ano eh, ng newbie. Pero hopefully this time, magawa nila. Na-delay lang si Phoenix, si Fato doon. Pero yan, anyway, up. Ayun. Okay. Shoutout sa production value natin dyan. Truly top tier. Pero yan, Dotong 1-2-3, magpapadala daw siya ng pizza. Hintayin natin. Ang dami niya nagpapadala ng pizza. Sige lang. Padala niyo na yung padala. Asan na ba? Hindi niyo nga alam yung address. Hindi mo pinapadala yan sa heaven, sa lupa, saan ba yan? Sa ere, saan ba yan? Ha? Ano ba yan? Fake news. Pero ito, back to their game. Mukhang team, ano ba, yung newbie, nakasmoke na sila dito. Looking for a blood agad. Bakbakan na yata agad. Bakbakan na ba? Ito sa gilid. Magkakakitaan si Gyrocopter. Tanong kung mapapapalila yung smoke. Sama-sama lang dito, newbie, with that ward. So, Gyrocopter.
Nais pa talaga, na-pop na nga yung smoke at may idea na si Gyrocopter. Alam nila. S-triple-C up. Nais pa talaga nila si, ano yan, si Dead Prophet for sure. Pero tutuli pa rin yata nila. Ah, unang bakbakan dito. Mid-1 na ipit sa gitna. Pero nandito naman, Panda Brewmaster with a Thunderclap. At First Blood mapupunta sa side ng newbie. Hindi pa tapos. Kaka naman. Kakangkangin ng Team Secret. Pero Poppy dropping low. Nandun yung right-click damage ni S-triple-C. Makukuha niya si Poppy. At 2-1 at agad yung ating score. Yeah. Na-burst kasi nilagad si Gyrocopter, isa sa mga magagandang damage or great heroes that could contest itong level 1 ano natin. Pero kasi yung ano, yung passive yata, ayun nga, yung passive yung kinuha dito ni Luna, so palong-palo sila with their right clicks. And si Yapzor naman, yung nook na naman niya dun, medyo matagal din yung cooldown dun. Kumbaga, ang gandang sitwasyon na talaga yun para side ng newbie. So, stay put lang kayo dyan. Next series namin, EG versus Liquid. Yeah, EG talaga ako din. Yung Lunar Blessing, ayan, maganda. Maganda sa teamfight na yun, pasok na pasok para sa kanila. Mid lane matchup natin, it's S-triple-C against the mid one Gyrocopter, habang sa may top lane naman, it's Ace on the Razor against the KP Brewmaster. Sa may bottom lane matchup naman natin, it's Luna, Mugi, or Luna with Fate on the Disruptor, kalaban si Fata. Tri lane matchup sila sa may bot lane with Poppy and the Skyrat Mage. Ang napansin ko rin, nakakommit din pala ni Gyrocopter yung Fairy Fire niya. So, kumbaga, nakahihirapan siya rin natin dito. Nawala na yung plus damage niya and also yung survivability niya sa ganks. Ito naman, mukhang itatry lane din nila yung bottom lane. Babantayan nila si Luna Mystica dito sa may bottom lane with Kaka on the Earth Spirit. Hindi naman S-triple-C. Mamaya pa magkakabatayan ba ito? Mamaya pa to. Play naman si KP on the Brewmaster. Boots first muna. Kinuha niya dito against the Razor. Siguro para makaiwas na rin dun sa static link. Oh. So, bakbakan sa may bottom lane. Nandun yung Raid Fire Blast on to Fate. Pero Fate nandito sa gilid. Babalik, sasagutin nila lang si Poppy with the Thunder Strike. Yeah, kailangan nila yung panalo yung lane na to kasi kung makakuha ng magandang farm dito si Luna, madedelikado yung secret kasi si Tidehunter ang kailangan niya yung levels eh. Kung hindi siya magkakaroon ng magandang level sa Kraken Chair niya, ito sa kanyang yung Anchor Smash niya, plus yung Ravage niya, hindi niya makukuha ng maaga. Mahihirapan yung Team Secret dito. Team Secret na natin, Fata. Ang iiwan na, narinig ka ish. Narinig ka, yan, kailangan daw ng XP ni Tidehunter. At Poppy na habang lang with the support rating. Meanwhile, sa mid lane naman, S-triple-C. Holding on lang, 10 and 9 against the Gyrocopter. Sa bottom lane naman, makukuha nila itong si Earth Spirit. Side of newbie, 2-2. Parang ganito yung start natin kanina. Itong ganito yung start natin kanina. Bakbakan, early game. Pero may rolling boulder, aagawin ni Kaka. Pero Yapzor, tutuloy ba nila yung habol dyan dito sa gilid? Si Poppy, nakaabang lang with the Tidehunter. Abang sa top lane naman, bato lang ng bato ng Drunken Haze. Etong si KP against the Razor Haze. Abangan natin dito. Sa bottom lane na magkakapalagan, sa taas, sa gitna, bukas pa yan. Kung may mag-rotate pa ng hero, doon ang makakuha ng kill sa mga hero. Ito, Raid Fire Blast. Habang i-go naman sa may backline, itong si Poppy, Mugi will fall. And then, Poppy will fall as well. 1-for-1 trade. Parang napanood ko na ito kanina. Here comes the Rolling Boulder onto the Tidehunter. Fata getting chased down. Nandun yung Kraken Shell. Pero here comes si Yapzor with the Skyrat Mage cooldown. Arcane Bolt, aabot ba? Makakukuha niya ba? And yes, he will take out Kaka and Killing Spree para naman dito kay Skyrat Mage ni Yapzor. No, they're looking for more. Yeah, medyo low na rin sa mana dito si, si Skyrat. Ito maganda itong ginagawa ng Secret. Pinaprioritize nila yung hero na Skyrat na to na he's really great sa laning phase or sa early levels dahil nga sa first skill niya na kaya niyang spam doon sa lane. Pero yun nga, ang problema lang dito is yung mana niya. Kung makakuha siya ng magandang kumaagagang Arcane Boots or magkakaroon siya maraming charge sa kanyang stick, maganda tong laning phase para sa kanila. Ito. Bottom lane, wala pang patayan dito sa mid. S-triple-C, heading for the face boots. Habang ito may rotation kagad on to Kaka. Kakainin niya ba itong top lane? KP naman, nakabang lang din. So, tatry ba tayo ng Earth Spirit? Bottom lane naman, may iwan na si Luna at itong Disruptor.
I mean, Earth Spirit, he tried to rotate sa top lane, pero walang kill potential doon unless magkaroon ng primal split itong si Brewmaster. I think what he was trying to do is for some reaction sa Silent Secret, pero sila wala silang pakialam eh. Mas worried sila sa farm itong si Moogie. Kita mo naman yung ano, yung Luna ni Moogie kanina. Kahit ilang beses na patay sa teamfight, yung stacks na ginagawa kasi ng supports, kaya ang bilis niya nakakambak sa laban nung sa game 1 natin. Ilang ancient stack pa yung nakuha niya simula na nag-farm siya. Plus, kagandahan nun, na-delay pa lang, na-delay itong si Fata sa kanya Phoenix. Ito na naman. Main kinetic field nandun. Going on to Moogie. Andyan na naman, Raid King. And the Skyrat Mage trying to zone out dito sa may bottom lane. Yeah. Maganda rin to. Nag-invest na rin ng early raindrop. Itong si Moogie para magkaroon siya ng a little bit more survival dito sa bottom lane natin. Kasi talagang papaulit-ulit na lang sa gitna. Gitna naman. S-triple-C makakakuha ng kill on to mid one. Nung nangyara doon, medyo na-underestimate niya tayong kaya ni SCC doon ah. Kita mo, he went for the level 3 Spirit Siphon. So, yun siguro nangyari doon. Pero tingin ko na ano talaga siya doon eh. Na out of position na lang siya doon. Kasi imposible makakuha niya yun kung hindi mag-greedy si mid 1 doon. Wala pang boots si mid 1. Chill lang daw. Habang eto naman si S-triple-C. May boots na going to face boots. Bottom lane, tuloy-tuloy yung bakbakan natin dito. Fate, mabibigyan na naman dito sa may bottom lane. This is pretty, dito. Casual na sa bottom lane natin, pero sa taas. Razor, ginogo nila habang eto naman si Ace. Nagmamatapang pa rin. Here comes S-triple-C. Nandun yung Drunken Haze, Rolling Boulder, tatama. Spirit Siphon as well. Will connect on to Ace and Ace will fall. Killing spree na dito si S-triple-C at the 5-minute mark. Yeah, that was a pretty good protection. Only kay SEC na rin, pero mukhang sa bottom lane naman. Bottom lane naman. Papi, nakakuha din ni Fate. Support kill. Napakasarap. Pero ito, hindi pa tapos si Fata. Nandun yung Thunderstrike. Meanwhile, nandun din yung Lucent Beam on to Fata. Na-glimpse back pa si Tidehunter at wala na siyang maiiba to dito. Yeah, nakunat pa rin siya with his Kraken shell. So, it's gonna take a lot para i-takedown siya dito ng newbie. Pero that is a great transition sa newbie. Nakakuha nila itong si Papi on the Raid King. Same sa top lane, nakakuha nila si Razor. So, kumbaga naging worth it yung rotation ni SCC. Plus, nabigyan nila ng space to breathe itong si Kaipi sa Blue Master niya. Sa gilid, meron tayo na rinig. Raid Fire Blast, binabato. On to Fate, pero merong Haze Rune. Andito naman si Yapzor with the Arcane Bolt Plus! The Chase Down will take out itong si Disruptor. Ayan, dominating na si Yapzor dito. Medyo nakakatakot kung makukuha niya early kaya niya. Pero mo magdadive yata yung Secret. Secret diving onto the mid lane. Kalungkutan to. Pero yun, nakuha na ni S-triple-C yung tier 1 top tower na itong Team Secret. Kala ko sabi mo, truly tier 1. Truly tier 1. Yun talaga ang truly top tier. Mid lane nakakuha na nila. Eto. So 6-6 ang ating score. 7-minute mark for both teams. Yeah. Maganda siguro kung makukuha ni Fata yung early Ravage niya tapos makakapag-rotate either si Gyrocopter or si Razor para mapag-transition sila with a tier 1 tower. Kasi pag may Ravage na si Tidehunter dito, medyo nakakatakot na siya eh. So, ngayon pa lang, maganda na yung engagement. Paano pag nag reincarnation pa itong si Raid King? Kung makakuha talaga ng maaga-agang ano to, kaya itong si Yapzor. Dire-diretso na yung pag-snowballer, pag-pickoff nila dyan kasi meron naman siyang raid king para sa hold niya eh. Kung magtutuloy-tuloy ah. Kasi isipin mo yung newbie, nakakapalag pa rin sila kahit papano nakukuha nila yung support. So si Tidehunter, medyo na-force siya arrow lane. Kaya eto na yung primal split. Bottom lane, meron primal split. Glimpse back naman, etong si Fata, wala pang Ravage. Makukuha naman nila dun sa magkabilang dulo itong si Earth Spirit, pero naiwan dito si Fata dropping low. Wala nang kamana-mana at wala nang kaligtas-ligtas. Andito din yung Grip Swarm ni S-triple-C dominating for the Death Prophet. Nakita mo yung trialing na ginawa ng Secret is kind of crippling itong levels na itong si Tidehunter, kasi isipin mo kung may Ravage siya doon, pwede na-turn around sa nila yung sitwasyon na yun eh. Level 5 pa rin natin eh. Fata still at level 5, konti na lang bago maabot yung kanyang level 6 to get his Ravage. Pero 8 minutes, 7-7. Si Death Prophet naman, itemization niya. Going for the Hood of Defiance. Kompleto na rin. Ang aga din kasi nag-rotate nung mga heroes ng Secret. So, nung pagdating ni Razor dun sa kanong mga supports, nag-hati-hati pa sila sa kakapurunggot na creeps. Imbes na kumasa solo ni Tidehunter yung experience na yun, hindi nakuha sana niya yung magang Ravage niya. Pero ito, mid lane.
Mid 1. Ayan. Kuha lang ng Ancient Stock. Maispatan naman ng newbie. No, kukontest ba nila? Mid lane. Nasa delikado dito. Nandun yung Drunken Haze Exorcism. Ipapop out na ni S-Triple C. Nandun yung Glimpse back. And eto naman. Si kuya mo. Mamamatay si Mid 1 with that Exorcism. Pero return kill naman. Panda Brewmaster will fall as well dito sa mid. Pero kaya naman yung damage niya absorb. Grabe. Na-burst niya itong si, ano, si Brewmaster ng ganun-ganun lang. Hindi na siya nakapwesto na maayos after ng Ancient Seal. Talagang nakakuha na siya nitong si Skywrath Mage. Ito, Fortification, i-commit na dito sa may mid lane. S-Triple C, tuloy-tuloy pa rin with the Exorcism. Poppy naman with the Raid King. Hindi nila i-go-go yan. Eh, pero ang kagandahan naman dito side ng Secret is wala pa nakukuwang tier 1 tower itong si, ano, si S-Triple C. I think, una pa lang yata ito, pangalawang ultimate niya na. Pero still, wala pa rin siya nakukuwang tower or objective. Ito naman, top of the network natin, it's S-Triple C para sa kanyang Death Prophet. Mm-hmm. Fata naman, naka-ready ng Ravage, now at level 7. Yeah, alam nila na walang ano, ancient, tawag dito, walang Exorcism. Ito, Exorcism si, ano, si S-Triple C, kaya medyo mamalakas ng loob yung Secret na mag-go kanina sa gitna. Sabi nga niya, quick shoutout kay Jerzone14, sabi niya, ang ganda naman daw ng set ng Death Prophet, parang ang sarap hold up it. 20k yan. Mayamang ka ba, oy? Grabe yung ano niya, ano? Mayaman ka ba? Ano ba tawag ko doon sa item na yun? Sunken Relic. Sunken so, Relic. Kung may 60k kang kayang waldasin, bumili ka na. Available na available sa Steam Market. Then, nag-second kasi sila sa, ano, sa TI, kaya marami-raming pera yung mga yan. Million din na uwi nila doon kahit second place lang sila, eh. 60k plus yung set ni Death Prophet, 10k. Payaman talaga sa truly top tier. Ito sa top tower, Mugi, nabigyan ng space para mag-farm. Poppy naman, re-respondihan niya lang. Tingnan natin. Nandun yung Raid Fire Blast. Pati-piin na rin si Fata. Ravage, naka-ready. Tanong kung i-go-go ba to ng Team Secret. Dito sa likod, wala pang Static Storm. Itong si Disruptor. Ayun, ayun, nilevel niya. Nakalilevel niya lang. Pwede pa natin. Rolling Boulder onto the Razor. Razor, kailangan nang umexit out dyan. Nandun yung Boulder Smash. TP out lang. Nasaan yung pampigil? Naglimps back pa! Plus the whole Hurl Boulder na hindi na kinakailangan. Unstoppable for S-Triple-C. Yeah, ang ganda nga, no? TP na rin doon ni Fade since napansin niya na si Razor medyo makunat-kunat. So, kapag nabigyan na yung Boulder Smash, makakapag-TP at makakapag-TP out. Pero nakomit din nila yung Primal Split doon, ha? Ayan, may nagalit. Sabi ni Sherwin Fabian. Sherwin, nagugulat din kami. May mga grabe mag-ban. Grabe yung ban, sabi lang kanina. Parang kanina lang, sabi sa TNC, ang pangit ng drop. Auto-ban? Sabi ko, hindi kami nagbaban dyan. Mga talo lang sa bet yung mga yun, yung mga mods dyan. Huwag, hindi kami nagbaban. Oh, hindi kami nagbaban. Sige, ba, ano yung namin? Kakausapin namin. Kakausapin namin. Huwag kayong mag-alala. Tapos sabi lang, ano, ang pangit, yung isa, ang pangit lang ng drop. Auto-ban is now banned from this room. Kaya nagme-message, ina-unban ko yung mga nagme-message. Sa akin nga din may nag-PPM eh. Na ano pa unban daw sila sa ganyan. Oy, hindi kami yung nagbaban. Sherwin Fabian. Hindi kami. Ayan, yan yun sila anytime soon. Ayan yung mga mod diyan. Ayan. Yo, shout out sa yo. Ayan, galit na galit. Hindi ako yung nagbaban. Hindi ako nagmo-mod pag may cast. Pero dito sa may bottom lane Exorcism, iku-commit na habang andito naman S-Triple-C. Tingnan natin kung i-go-go ba ng Team Secret. Ravage naka-ready pa rin. Dito sa may bottom tower at mukhang ibibigay na lang ng Team Secret na libre. Medyo mahirap din, hindi pa kayang lumaban ni ano ni Razor saka ni ano dito ni Gyrocopter. So, tier 1 tower muna. So, yan. Uy! Toy. Kamutikan. Wala ko, kukunin pa na ito eh. Gahaman ka ng KS Lord naman. KKSin pa yung tower ng mga kampi. Ikaw yung naghirap. Ikaw yung nag-commit ng ultimate. Tapos kukunin lang ng iba. Isipin mo yun. Hindi ko nagpakahirap. Napakasakit. Pero mid lane. Humugot na po. Mid lane. Poppy. TP out lang. Saktong lapag lang ng ward. Yeah. Pero ang kinagandahan dito, hindi ganun nag-i-snowball itong hero ni Mugi compared to sa Game 1. Si Death Prophet naman yung nag-i-snowball sa side ng, ano, ng Team Newbie. So, yun, nagsalta. Uy, magic, power tayo dyan. Tita, tingnan natin, tutuloy-tuloy yung farm. 9-8 ang ating score dito sa game na to. It's 13 minutes in, pero net worth kitang-kita naman natin, lamang na lamang itong si Death Prophet.
So, ito, pabuo na rin tong kanya. Nag-ano muna pala siya, nag-good. Kaya pala ang kunat niya sa mga teamfight natin. Kasi siya, medyo nag-worry siya sa burst damage na kayang gawin itong si Skylar plus si Wraith King. Kasi kapag na-ancient seal ka, tapos na-stun ka pa, baka hindi ka na silayan ng kinabukasan, sabi ni S-Triple C. Kaya, good muna. Kumbaga, para ma-secure. Si Death Prophet kasi, yun yung nagpapalakas din sa kanya, is yung tankiness niya para maibigay niya na matagal yung damage niya with the exorcism. Habang nangyayari yan, si Death Prophet S or S-Triple-C, siya yung nagbibigay ng space iluna, mm-hmm. Nakaka-freeform lang. Yes. O, yan. Kompleto naman ba yung item na naka-queue up? O, Mass of Madness pa lang pala para kay Mugi. So, lahat ng network napunta nga dito sa Death Prophet. Dito naman sa may gilid, may smoke na magaganap. Nasa delikado ata. Etong newbie, secret, wrapping around, nandiyan pa yung Ravage. Double damage din para sa Tidehunter at mukhang magkakasalisihan lang. Yeah, they need to place maybe a better vision kung gusto nilang makita yung location dito ng newbie. Pero mukhang nakatunog din yata yung newbie dito. Kita mo naman, very nice pa tayo sila ng Observer Wars. They know exactly yung location dito ni S-Triple-C. Eto, tingnan natin. TP na kagad pabalik. Etong si Brewmaster. Top lane naman, mukhang si Kaka. Kukuha lang ba ng tower? TP. Uy, nag-smoke din sila. Smoke din, maaabutan ba nila? Nandiyan yung setup, andiyan yung Yules, exorcism, nasa delikado dito si Razor, dito naman, na-silent si Tidehunter, walang ravage na iba to, Eclipse will fall onto the face of the Razor, dito naman, Fata, iti-chase niya ba si Disruptor, nandun yung Brulings, plus the Hurl Boulder onto the Tidehunter, mapapakomit niya, nang wala sa oras, and he will not commit it, pero ito, tutuloy-tuloy pa rin yung chase netong newbie. Rolling Boulder, hindi na umabot dun sa Gyrocopter habang ito naman, blink forward onto the Skyrat Mage. Nandun yung Yule setup ni Death Prophet, kalungkutan for the Skyrat Mage and Wicked Sick for S-Triple-C. Mukhang may aapat pa, Poppy mawawala as well. Nandun yung Reincarnation, dito naman ilalaban ni Gyrocopter. Nandun yung cooldown habang ito dinadamage. Brewmaster will fall. Dito naman sa gilid, S-Triple-C yung next target. Na-glimpse back. Etong si Gyrocopter, pero main one with a double kill. Yeah, unfortunately, wala na silang hold pang chase pa or pang lockdown ng hero since Poppy. Isa lang yung pwede niyang stand on that engagement. But ang ganda, I gotta give it to Disruptor for zoning out etong si Tidehunter para hindi niya makommit yung kanyang Ravage. So, eliminating him from that situation na versus na sa Ace ng isang mabilis kaya hindi na nakapalagpa yung Team Secret sa team fight na yun. So, mid one, nakakuha naman sila ng return kill. Mm-hmm. So, mid lane, habang nakakuha na ng kill, mid lane ang target ng Team Secret. Sama-sama lang dito sa mid lane, S-Triple-C, nakadown pa yung Exorcism. Nandiyan na yung Fortification, kukumit na nila habang dito naman. Yeah, absorb, bantay-bantay lang. Nakaready pa yung Ravage dyan, hindi pa nakukumit. Tidehunter with the Invis rune, nasa delikado ata dito. Etong newbie, blink forward, etong si Brewmaster. Tingnan natin kung may makukuha ba sila maganda. Andiyan na yung Tidehunter, Ravage will connect. On to 4, Fate will fall. Wala na yung Disruptor, dito naman hinahabol pa rin nila etong si Earth Spirit. Habang dito naman, Spirit Siphon onto the Tidehunter. Ano kung ma-de-death man nila yung base nila? Yeah, kalungkutan nung nakomit nila yung Ravage dun, si Disruptor lang yung nakuha nila while si Luna still farming with the time of his life dito sa top lane. Mukhang hindi pa nga nila na makukuha yung tier 2 tower since pa up na rin yung mga ultimate netong si Brewmaster sa kanyang primal split. With that engagement sa may mid lane, nakuha lang nila is Disruptor. Si Luna naman, space created nga para sa side ng newbie. Grabe, mukhang nahihirapan yung secret dito. Ah. Nakikita na natin kung paano nabibehind yung mga heroes sa pinili nila. With the Raid King, medyo nakukulangan sila sa hold. Si Razor, hindi mapagbigay ng static nick na maayos. Same with the Gyrocopter, hindi niya mabigay yung rocket barrage niya. I think yung setup siguro ng second dive, kasi may slow yun yung kay Raid King kapag namatay siya. Yun ang magandang sitwasyon sana nila, pero kulang pa rin sa damage eh. Ito naman si Razor, mas mataas pa yung net worth ni Brewmaster sa kanya. Mid lane, Brewmaster. Wala pa siyang kanina eh. Wala pa siyang primal split. Siguro kung meron, ginown na nila. Yeah. Pero ito, i-go na rin nila yung smoke. Mukhang rush pit ang kanilang target. Ang secret, hiwahiwalay pa dito eh. Wala silang Ravage dito. They don't have anything para ma-secure itong Aegis of Immortal na to. And meron na rin Eclipse si Luna. So kung makikipaglaban yung secret dito, mahihirapan sila. Wala rin silang cooldown. Ginamit na ni Gyrocopter para mag-farm. So mukhang free Aegis na talaga to. Pero
Diyan na, exorcism. Pop out nila, Poppy. Tanong, anong gagawin mo? Wala akong ulti dito. Yung Team Secret to face out. Etong Nubi, the stun onto the Disruptor. Glimpse back naman. Onto the Raid King. Hahabulin naman dito sa may backlines. Eto ni Tidehunter. Pero Roshan, makukuha na ni Ninja Mugi. Andito si Razor. Kalungkutan for Team Secret. Mabubura sa mapa. Etong si Ace. Abang dito naman, nakuha nila si Disruptor with the chase. Rolling boulder naman. Blink forward and... etong si Kaka, boulder smash, walang aabutan, mid 1 makakatakas lang. Yeah, kinasama ba daw, that is a Razor for a Disruptor, plus nakuha pa nila Aegis of Immortal. Next time na mag-online na ulit yung ultimate ng S-Triple C, they could be pressuring yung high ground or ito natin ng tier 2 towers ng Secret. So, quick shoutouts kay Sherwin Pabian, pabati po sa asawa kong si Rachel Ranyola. Wala nang ginawa kundi magalit, iwan ako sa ere, napakasakit. Kuya Eddie, mag-shoutout sa'yo. Mukhang lahat tayo mainit dito. Magkano ba binit nyo? Ano ba, may lahat kayo mainit ulo ah. Ano yun? Efficient oil na naman, grabe. Ako yun. Ito na, unti-unti na nahihirapan yung Team Secret dito. Pero sa network, hindi pa rin naman. I think, I guess, most of the network was coming from the gyrocopter. Pero, sa kasi si Yapsor, medyo mayaman-yaman din siya for a support eh. Kaya medyo nai-even yung network natin dito. Pero ito na, makunat na si Death Prophet. Also, you have the Luna with an Aegis of Immortal plus yung Eclipse pa niya. So also, huwag natin ikakalimutan yung plus vision niya pa sa gabi. So laking tulong yun. Ito, mukhang nasa delikado. Mid 1, TP out lang. Nandun yung Lucid Beam to take out Mid 1. Trying for a last desperation attempt. Nandun yung cooldown pero hindi pa rin mamamatay si KP. Yeah, it's really unfortunate since wala silang BKB. Once na makita na ma-out of position yung heroes ng Team Secret, it's almost an automatic kill para sa side ng newbie. Ito, mag-go na sila. Mid lane ang target. At Luna, kita naman natin ngayon, ish, nasa second na ng network. This is unfortunate. And kapag nakapag-BKB pa yan, hindi na siya magagalaw dito ng Team Secret. So, yan. Quick caster's prediction muna tayo ngayon. Napakasakit. Ako nasasaktan habang wala pa. Magki-0-3 yata ako ngayon. Ako, 0-3 din nata ako ngayon eh. Sabi ko, AG ako eh. Pero, ayan. Everyone voted, pero wait lang si S-Triple C. Ayan na, nakasecure, nakakuha pa ng kill dito sa bottom lane natin. Pero, ito 14-12 at 21 minutes in. 3K network lead para sa site neto newbie. Ang ganda nung ginawa nga nila kanina since si Death Prophet nga ay naghahanap ng away at ng laban sa mapa, nabibigyan nga nila ulit ng space at farm etong si Luna. Yeah. Medyo kakaiba din kasi talaga yung draft ng Team Secret eh. Kumbaga kung isipin mo sa side ng newbie, mas madaling i-execute yung heroes nila. Whereas sa side ng Team Secret, kailangan nila ng magandang Ravage. And then, kailangan nilang mabigay ng maayos yung skill na itong si Yapsor to burst a hero down. Pero since ilang beses silang nag-fail sa mga teamfight, nabe-behind na sila na nabe-behind ng sobra. Ito nga, may smoke naman para sa newbie. Mukhang hahanap na naman sila ng target, Poppy. Kailangan na ng extra damage, tanong. Kung hanggang saan kayang dalin ng Rake King pick to. Ito sa may mid lane, mukhang Skyrat Mage will fall and will be the casualty dito sa kamay ng newbie. Godlike na for S-Triple-C at the 22-minute mark. Yeah, ang masama pa doon, yung heroes ng Team Secret is Snowball Hero. Yung hero na nag-dominate early game, early laning phase. Pero since hindi nila nagagawa yun, nahihirapan sila mag-farm and makasabay sa aggression ng newbie. Tapos grabe, ito si Death Prophet meron ng pipe inside. Oh. Para manigate man yung magic damage na ibabato ng Team Secret. Dito naman, Poppy, nasa delegado ulit. Nandito si Earth Spirit sa may backlines. Nandito na rin si S-Triple-C. May mana for the exorcism. Nandun yung boulder smash at mukhang libreng kill to para sa side ng newbie, Poppy. Mababasagan na naman ba ng monitor ngayon? Nandyan yung kanyang reincarnation at libreng kill na. For the side of newbie, saan ka pupunta? Sa airport. Sabi na... Pero lumalaban pa si Poppy ah. Poppy lumaban pero nasaktan sa uli. Pero dito naman sa gilid, sa top lane, eh tuloy-tuloy na yung push neto newbie, Luna. Kita mo naman, like tatlong heroes yung sino-zone out doon ni, ano, ni Poppy. Tatlong heroes yung nagtatry na pumatay siya. Whereas sa side ng Secret, nakikita na nagpa-farm si, ano, si Brewmaster sa kasi Luna. Wala silang magawa. Apat na heroes yung kayang mag-initiate siya na. Pero since merong ang Aegis of Immortal itong si Mugi, nahihirapan silang sumabay ngayon sa map control na ginagawa ng newbie.
Tignan natin kung sinong makakalamang dito. Wala pa naman ako nakikita. Wala pa nakikita dun sa kabila. Dito naman, sama-sama lang. Itong newbie. Tignan natin kung China number one ba? O Team Secret mag-reveal. Yeah, maganda siguro yung ano, yung lineup ng Secret kung sobrang napugo nila itong si Luna. Same thing sa mid lane kasi hindi rin nagkaroon ng magandang lane si ano eh, si Midwan sa Gyrocopter, sa top lane hindi rin napugo ni Razor si ano, si Brewmaster na maagad din nag-online yung Primal Spirit niya. Kumbaga kung itatali mo in everything, hindi worth it yung laning phase, yung investment na ginawa ng Team Secret with the aggressive tri lane sa baba. Ito naman may smoke para sa side ng Team Secret. Tingnan natin kung hanggang saan sila dadalhin. Hanggang saan sila dadalhin ng pag-iikot nila. Si Kuya, magmamadali, may lakad eh. Hindi. Check natin. Eto, newbie, go-go ba nila? Napop na nila yung smoke. Eto, mamamatay lang dito si Earth Spirit Libre Kill para sa side ng Team Secret. Kala ko mabubuhay. Wala sila detection dun eh. So, na-force siya mag-commit nung, ano niya, nung Mystic Flare niya. BKB kompleto na for the Death Prophet again. Laglagan na to. Mm-hmm. Sinong matalo dito eh, kailangan nang bumalik sa airport at ihanda na yung mga monitor na mababasa. Sino man nila kailangan umuwi, malay mo na gusto pa nilang magstay and tapusin yung buong production ng Bucharest Mayor. Magstay para magbasag ng monitor si Poppy. Maninira pa eh. Hindi ko na lalapitan si Poppy, baka sapakin ako ng pagnagin. Hindi mabait naman yun. Nakilala ko yun. Pero sobrang tangkad nun, manlilit ka. Grabe. Ako matangkad na ako. Isipin mo pa yung tangkad niya. Nasa braso niya lang yata. Dito lang yata ako. Mas mababa pa. Ako, paano pa ako? So, na lang tayo pupulutin ni Poppy. Habang top lane, ipupush out na ng newbie. Top lane, may Exorcism, Immortal pa rin. Wala na yata. Na-expire na yung Aegis. Tingnan natin. Puunin na nila. Yung tier 2 tower ng Team Secret. Uy, mag-wrap around naman, sila may dito. May smoke ulit, ish. Yeah. If they don't win this, that could be it. That could be GG. First stuff on the Luna. Dito sa gilid. Check natin. Sama-sama pa rin yung Team Secret. Bottom lane naman, Earth Spirit. Try to cut off the creep wave. Ganito na naman yung ginawa nila kanina eh. Umiikot na naman dito, wala na naman nakuha kanina. Ito, mukhang si Fate. Pero si Fate nakakaramdam. Ang layo ng iniikot na Team Secret eh. Yeah, wala pa silang makukuha dito, kalungkutan. Uy! Oy, napop na yung smoke. Nandyan yung BKB ni Death Prophet. Exorcism, asan? Hinihintay pang i-commit. Dito naman, stolen damage. Now at 126. Pero Luna pa palang. May BKB sa mukha. Nandun yung Eclipse. Mawawala itong si Raid King. And Razor will fall as well. Tidehunter dropping low. Nandun yung Exorcism pa rin. Beyond Godlike na dito si SCCC. Susunod na si Poppy. 3 will fall para sa side ng Team Secret. Apat pa. Team wipe pa to. Pero ito, lalaban dito si Gyrocopter with the cooldowns. Healthy pa rin si SCCC. TP out na lang. Itong si Kuya mo. Mid 1. At killing spree para kay Mugi. Ano mo, hindi nila na burst. Etong si ano, si Luna, nakikipag-lifesteal na siya. He was very low on that engagement, but with his item, with his MOM, with his BKB, nakikipag ano, nagla-lifesteal lang siya dun sa engagement na yun kanina. That just to show you na kung gaano ka behind yung Team Secret on that team fight. Si SCCC, he was very tanky. Hindi sila ma-burst. Wala silang makakuha ang hero. Kumbaga, parang ano na yun eh. Parang do or die na yun sa ayan Team Secret. So, kunin nila, fortification, nagpukumit na, aalis muna dito yung newbie. Tingnan natin, pwede silang mag-rush dito. Kasi, yan nga, kung ipo-contest ba ng Team Secret, yun na lang yung tanong. Ayan, mag-roshan na ba? Ayan, roshan timer natin, 1 minute. BKB naman para dito sa Panda Brewmaster, Primal Split, still not available, 33 seconds pa. Napakahirap na si Gyrocopter. BKB lang yung item niya dito. Talagang kulang sa damage yung mid one, whereas si Razor, BKB lang din. Diyos ko, Lords, kaalungkutan yung mga item nila dito. Parang defensive lahat ng item nila. Walang pang bugbog, walang punch, lagi lang sila block. Siguro kung si Gyrocopter, yung nag-damage, tapos yung Razor yung nag-build ng mobility. Pero yun nga, sabi natin, BKB lang yung nabuo dito ni Razor. Kita mo naman ano, parang they're gonna try to counter yung damage ng newbie with their own damage. Magbubo siya dito ng ano, ng blade mail. Bottom lane, go-go pa ng Team Secret, tier 2 bottom tower. Wala namang spoilance, sir. Wala namang ganun.
Relax lang kayo dyan. Relax lang tayo dyan. Pareho tayo. May mga nanonood dyan, mas maiinit lang lagi, lalo ulo nyan. Bottom lane, kinukuha na ng Team Secret. Itong Tier 2 bottom tower. Makukuha na nila habang kinukunin na ng Ruby. Itong Roshan. Kukontest ba ito ng Team Secret? Team Secret, papunta na ba? Pero nandito lang sa gilid, nagpa-farm pa rin si Mid 1 at yeah. Mukhang libre. Aghanims! Mag-aghanim scepter si Mid 1. Yeah, she's just for that stats. I mean, kailangan talaga nila na damage eh. Pero since may BKB na yung mga heroes dito ng ano, saka meron na rin si Pipe, na meron na silang Pipe, sala talaga yung damage ng ano, ng newbie. Pero sobrang bitin ng damage nila. Ay, ng Secret. Idadaan nila sa burst. Tapos yung static link. Oo. Ito ni Razor, na bitin sila sa physical damage. So, ayan na nga yung Aegis of Immortal natin, nakakuha na dito ni Mugi. At ito, Exorcism, naka-ready pa rin. Aegis and Cheese naman para dito sa side ng newbie. Tingnan natin ano next goal nila. Team Secret naman, lacking the damage. To pro para iba to nila dito sa newbie. Gyrocopter, ano ba yung nagagawa nito nung Aghanims? Wait nga. Ganyan scepter, hindi ko rin alam eh. Alam ko dati eh. Yung ano, global, no? Global. Side gun, so for the flak ka, no? Yes, for the flak ka, no? Okay, gets. So, 9k Nethward lead on the side of newbie. Kumaga, they're just waiting para lahat ng lane ay makapag-push bago sila mag-siege ng high ground dito. Dito naman, Chivas Guard para dito kay Death Prophet. Are they baiting itong tier 1 tower? Gusto pa yata i-defend to ng ano, ah. Ng newbie. Ito, kukunin na. Nandito si Tidehunter. Ito natin kung maispatan siya dito sa gilid. Habang dito sa may bottom lane, magtutuloy-tuloy yung push nila. S-triple-C. Nagugutom na akong tagal naman. Nagutom na. Uy, nasa na yung... Nagkakainan. Uy, baho ng kape. Nagkakape siya, no? Uy, wala pa kaming kape, uy. Nainis ka ba? Ang SB ko. Patimpla, patimpla. Ito, gogo ba nila si Poppy? May glimpse back, pero merong reincarnation yan. Nandun yung Raid Fire Blast. Ito may damage yan. That's the right click damage coming from the Luna. Napakasakit! Poppy will fall on the hand of Luna. May cooldown, 4-stop palabas. Ito si Luna, pero pang Aegis yan. Ravage, hindi pa kinukumit. Nandyan yung Eclipse. Chasing down Team Secret. Poppy will fall without any reincarnation. Exorcism, nakalapag na rin. Mukhang ito yung susunod. Tidehunter na, silence pa! Walang karamage, ravage! Beyond godlike for S-triple-C. Yeah, they couldn't secure him down. Tidehunter, though na meron siyang buyback. Tignan natin kung mara-defend pa nila yung kanilang high ground dito. Itong high ground, kumakatok na. Buyback onto the Raid King and then to the Tidehunter. Plus, ito habulin ba nila? Pero ito, pinasok na ng Panda Brewmaster KP with the BKB. Wala nga ng Primal Split. Nandiyan yung stolen damage coming from Aether. Damage ng Luna. Napakasakit. Ravage yung kukumit na. Nandun naman yung defensive yules coming from the Death Prophet. Ito naman, ipapalag lang. Primal Split nandiyan na. Mawawala pa itong si Razor. Dropping low sa may likod pero mauuna munang mawawala itong si Mid 1. Quick buyback para sa side ng newbie. Chasing down onto the Razor. Razor will be taken out as well. Three heroes will fall para sa side ng Team Secret. Pero S-triple-C, buhay na buhay on the Death Prophet. Anong, nasan yung Spirit Siphon? Nandyan si Yapzor. Chichase pa nila, KP. Cooling down by Blink Dagger. Nandun yung Cheese. Anong, Yapzor. TP out. Mayuls. Mayuls! Nahuli pa! Apat yung mabibigyan sa side ng Team Secret. And Yapzor mawawala as well. Yeah, kita mo naman after nung nag-ravage dun si Tidehunter, wala nang maibigay na damage and ito na nga, kinol na ng Team Secret. Good game, well played is called, and Team Secret will be the second team eliminated para sa ating Bucharest Major. Yun na nga po, that was Ruby taking out Team Secret at pinauwi na nila. Pero eto po yung ating MVP, it's S-triple-C. On the Death Prophet with... ang bilis naman. Ano ba yan? With 16 kills. 16 kills. Ayan, 16. Hindi ko pa alam mabasa eh. Pero, yan. Death Prophet, 16-07. Yes. So, ano next game natin? Pakita nga natin next game. EG, pakita nyo. Wala ka. Wala ba so, caster's prediction na lang. Caster's prediction natin. Mali. So, lahat kami nag-secret except kay Kuya Alo. And kay Sir Mike. Grabe naman itong dalawa natin. 0-2 na ako ngayong araw, ah. Ako din, 0-2. Diba? Actually, 0-3 nga ako, eh. Diyos ko, Lord, humahabol pa yata ako sa, ano, sa talo, sa alam prediction. Alam ko, pagdating nung punishment, may sakit ako.
Nawala, alis na ako. Wow, patakas eh. So that was Noobie versus Secret. Nanalo po yung Noobie. So break muna kami for the next game. Tayo na lang, tambay-tambay muna kayo diyan. Si technical director na bahala sa'yo. So we will be right back. Ha? Sa